Ay, tama na natin yun. Nakompleto tayo ah. Oo, oo, oo. Ano, parang Channel 5 lang ah. Parang Channel 5 lang. Oo, 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 oo. Anyway, ayan. Arnel, kasi ang dami ngayon na kung napanood mo siguro yung interview kay Coco Martin ay hanggang ngayon patuloy na pinag-uusapan ng mga tao na kung saan hati ang reaksyon ng masang Pinoy. May nagagalit, may natutuwa o hindi. Tanong ko lang muna bago natin pag-usapan pa yung ibang issue natin. Ano reaction mo nung mapanood mo itong controversial interview kay Coco Martin? Napapakamot na ako ng ulo. Para bang kung ako kaibigan ni Coco, sabi ko, alik na rito, sandaling muna, hindi ka i-brief kita. Para hindi ka nagwawala dyan, ganito ang nangyari. Baka mamaya kasi tumalak ka rin tumalak, babawiin mo lahat ng sinabi mo. Diba? E paano mo babawiin? E tumalak ka na ng bonggang-bongga. Diba? E tsaka ito kasi ang nakalimutan ni ano eh, na dapat ni-remind siya. Artista, ako hindi eh, host pa ako eh. Delikado sa isang artista, yung nire-reveal mo yung ganyan. Kasi nalilito yung mga fans mo eh. Diba kayo, veterano na kayo sa show business. Hindi. Kung makabitirano ka naman, parang matanda naman ako. Ikaw nga, nag-ano ka na eh. Nag-evolve ka na eh. Wow, talaga may, diba? May evolution talaga nagagalap dito, ha? Oo. Diba, ang artista kasi, yung kanyang role, napakahalaga na i-maintain mo yan eh. Mm. E tapos ngayon, ito ka makikita ka, na nagwawala ng ganyan, tapos ang lalayo na sinasabi mo sa talagang dapat pag-usapan. So, nabasag yung ilusyon. So, ngayon, pag-isipan mo, kunyari, ibabalik. Kunyari, panonoorin mo siya uli. Paano na reaction mo sa kanya? Arnelli, oo, kapatid, diba, bukod sa pagiging artista, more than that, endorser siya na, diba, brand endorser siya eh, diba, yun yung isang dapat kinukonsidera doon, diba, na hinay-hinay sa kanilang bugso ng damdamin, diba? Ewan ko kung saan, ano ba yun, siya lang bang mag-isa ang nag-isip na mga gaganoon siya, kahit si Kim Chu. Tinuwa naman si Kim Chu, tinuwa naman yung sinasabi, may class mo, may ganyan. May law is law, diba? Doon ko narinig sa kanya yung law is law, kala ko sa anong yung law is law, yun pala sa law. Pero alam mo, siya rin nagsabi kanina, siya rin daw, hindi rin daw niya maintindihan yung mga sinabi niya. Eh ako nga, kanina ko pa binabasa, tsaka pinanonood, saan ko na kaya't sinasabi nito si Kim Chu? No, eh, meron classroom. In the classroom, kapag gano'n ang mata sa classroom, yung tignan, pero iba yung prangkisa. Yung prangkisa na pagka nakikipisib, inihambing mo sa classroom. At saka may binanggit pa siya na 6 na channels, di ba, na pending for... Pinayagan na raw. Parang narinig na yata yung she was referring to the 6 channels, yung under the... ABS-CBN, di ba? Parang hindi niya alam kung saan niya lang gagaling yung mga informasyon na yun. Ito yung sakto sinabi ni Anne Kim Chu, sabi niya, sa classroom, may batas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Pero, ang sinabi, pag nag-comply ka na bawal na lumabas, pero may ginawa ka na pinagbabawal nila, inayos mo yung loan ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. What is this? Miss Kim Chu, saan ba nakatira si Kim Chu ba? Ano kung paano ba siyang personal sa ito? Alita na rito sandali. Diba para ang sarap puruting ng singit na Kim Chu? Tingnan mo ha, pero seryoso. Ano yung sinasabi niya? I-analyze natin, ha? Okay. Ang sabi niya, itong batas. Sige. From, hindi pwedeng lumabas. Pero ang nire-recommenda niya, palitan mo yung batas ng classroom, di ba? Pag napalitan mo yung batas, makakalabas ka na. I-translate natin dito. Ang gusto niya sabihin, hindi muna kami susunod sa gusto ng batas. Palitan niyo yung batas. Tama ba yun? Tama ba yun? For example, dito sa DZRH, nag-expire kunyari ang franchise. Ano sasabihin mo, Morley, papasok ka pa rin? Sabihin mo, ipaglalaban ko ito. Paano ka po papasok?
ano, it malis na yung mga nga, oo. Pwede ba yung ganun, hindi ba, mali eh. Para kang spoiled brat na gusto mong ipilit yung sayo kasi nasasaktan ka. Hindi sundin niya yung ang lino naman eh. Ba't hindi niya tanongin yung mga boss niya, tanongin niya yung kongreso, eh bakit ba hindi niya kami binigyan ng franchise? Hindi ba yun lang naman ang pinag-uusapan dito? Toto. Ano tanong ko lang sa'yo, no? Dati ka rin naman ABS-CBN. At marami ka rin naman na... Uy, may show pa ako sa DCMN, nasa... Oo, every Friday. Ano ang feeling mo? Ikaw, saktong feeling mo muna, bago yung reaction na, ano muna yung saktong feeling mo na mag-shutdown ang ABS-CBN? Hindi ako masaya na ganun. Pero, hindi ako magwawala kasi nga, hindi naman ito isinara nang dahil napagtripan. Diba? Kasi kung inuunawa natin yung takbo ng yung development ng kwento, maraming pagkakataon eh para hindi mangyari 'yan. 'Di ba? Ang dami namang pagkakataon, ilang taon 'yan? Oh, 2014 sinimulan. Oh, ano bang nangyari? Nagtatanong daw yung mga congressmen. Oh, ang dami nilang tanong eh. Ayoko na lang sabihin na hindi wala inayos, pero 'di ba maiiwan sa isip mo? Eh bakit pa umabot, inaabot natin ng ganitong katagal na panahon na talagang inantay mo yung deadline na hindi ka nag-iingay o hindi, di ba, di yun ang pinakanakakapagtaka. Tanungin dati natin ng Congress, bakit ba kayo ba pwede nyo magpaliwanag? Bakit ba hindi nyo sila binigyan? Di ba kasi ito lang naman yung magmamatter na katanungan eh. Naiintindihan ko na nasaktan siya. Eh pero tingnan mo, pagka ba nasaktan ng tao at nagwala ka, kahit wala sa lugar ang pinagsasabi mo, yung bang emotion mo will justify what you the mistake that you're saying. Di ba hindi pa rin? Kahit na ikaw nasaktan, ikaw ay hindi nasaktan, yung tama ay tama, yung mali ay mali. Di ba? Kung magwawala ka base sa naisip mo lang na emotion mo, ito paano yung legal? Wala na, di natin tatanungin yung legal kasi, ay, nasaktan siya eh. Kailangan yaksan. Okay, hindi kasi yun. Kapatid, kasi kiniklaim nila, di ba, nagpaka-natural lang daw sila, di ba? Parang isinasantabi na muna nila yung pagiging artista nila. At ito yung natural na kanilang damdamin, di ba? Kaya natangay. yun ang delikado. Oo, yun nga yung delikado. Kaya nga, isang tanong ng isang kaibigan ko, sabi niya gano'n, bakit ba, sa isang chat, sabi niya, bakit? Wala, hindi ba sila guided ng kanilang manager? Kala ko ba may management sila, di ba? May management team. Saan nang gagaling? Yun din ang tinatanong ko. Kasi, di ba, kapatid na Morley, di ba, kapag tayo, kapag ini-interview natin yung mga artista, di ba, hindi naman yan sumasagot ng basta-basta, di ba? Kasi may mga queue, may mga bulong, at susunod lang sila sa kung... Exactly, di ba? Tsaka may mga suit-suit, di ba? May mga kwan na. Ay, pero si Arnel, hindi. Lahat sinasagot niyo. Oo. Yan ang gustong-gusto ko dyan sa kapal. Eh, kasi ako, kalkulado malaman. Na. Oo, kasi malaman yan. Kaya nga, yun yung contention ng iba na bakit walang nag-guide sa kanila. Di ba? Parang, going back to your statement na parang hinayaan na lang sila magsalita ng ganon, di ba? Parang, or sana kung merong may cue na, sige, magsalita kayo based on your emotions, parang ganon lang, di ba? Pero ito yung guidelines, di ba? Hindi nyo sasabihin tungkol sa batas, huwag ganito, kung ano lang yung emotion mo, di ba? Never to talk about law, di ba? The legality of the issue. Kasi those matters should be left to the experts, di ba? Yan naman ang dapat pag-uusapan eh. Kung ikaw gusto mo lang yung emotion mo, you stick to your emotions. At the end of the day, yung mga legal matters, pabayaan na natin yan sa mga matatalinong mga abogado ng bawat. Diba? Isipin mo naman, umabot siya na dinidiscuss niya na pati po ang group. Exactly, di ba? Parang, pero Arnel, pero Arnel, kasi ang dami-dami kasi nga lumalabas na mga issue na syempre alam naman natin na nalab mo ang ating pangulong si Duterte. At isa sa mga sinisinip nila talaga dyan na may kinalaman daw talaga si Pangulong Duterte dahil nagsalita ito noon na ipasasara ang ABS-CBN. Ikaw, nasa liderato ka lang, nasa lukuyang pamalan, ano reaction mo? Ito na lang ha, tingnan mo yan ha. Ito talaga,
bankruptcyan ng ano eh, ng tamang analysis. Pagpalagi gayon ko, sasakyan ko muna yung makikialam si presidente. Doon muna tayo ha. Makikialam siya dahil galit siya sa ABS at nanggigigil siya at yung matanda ay gusto kong gumante dahil hindi niya masukan. Hindi na ilabas. Doon muna tayo ha. Sige. Sa framework na yon. Okay. Kung ikaw ba ay presidente, ha? Ikaw ba kung gusto mong magsara ng isang istasyon na pinakamalaki sa panahon ngayon, hindi ba nagdagdag ka na sakit ang ulo? Kung ikaw ang masusunod, ang sasabihin mo, huwag mo muna isara yan, tapusin niyo muna yung pandemic. Di ba? Kasi magdadagdag ka ng problema, eh ang laki-laki na nga ng problema natin. Di ba? Kung nakikialam siya, diba? Kung nakikialam siya, ayun, hindi kailangan napakatalino mong mag-isip, ha? Kahit tayong tatlo lang eh. O kunyari tayo namamahala ng tayong tatlo, ikaw si Morty sa DSWD. Ikaw, ayun sa... DSWD parang... ano yun ah? May issue dun ah! Diba? Ang sasabihin ba natin? Hoy, isara natin. Hindi ba magkakasundo tayong tatlo na? Bakit ba yun? Magbumisara yan eh. Magagalit sa atin ng taong bayan. Ano mo doon pa lang eh. May bankruptcy na ng tamang analysis eh, whether the president has will wield his power to influence the decision of NTC, mas nagdagdag lang siya ng sakit ng ulo. Di ba na, hindi ba nila naiisip yun? Ngayon, because the president is a lawyer, alam mo, pagka nakilala niyo si presidente, ikaw na nga mo yan, siyempre nga, anuhin na natin, hindi nga eh. Sa batas kasi, hindi siya pwedeng makialam kasi legislative branch ng gobyerno, ang katangi-tanging merong lakas na bigyan ng prangkisa yan. Kaya nga ang sabi niya, di ba, sabi niya, ako neutral dahil humingi ng tawad sa akin si Carlo Katimbak, ano na ako dyan ha, ano ang gusto niyong iboto, iboto niyo. O ngayon, eh, anong gagawin natin if napaso? Oh, sa nakikita mo ba, sino ang dapat sisihin sinasabi napaso dahil sa kapabayaan ng mababang kapulungan ng Congress? Ayan. At sinisisi nga dito ay si Cayetano, si Congressman Cayetano. Inupuan daw, di ba? Oo. Parang nagtetik-tetik, pinabayaan. Ikaw ba, ano ba talaga? Mahirap kasi magsabi kung sino may kasalanan until dinggin mo yung kaso. Kasi diba ako antay ko dyan, sana dininig na nila. Para kung o kaya, nagsabi na sila, bakit ba hindi nyo dinidinig yung kaso ng ABS? Kasi doon lahat susulpot ang ano eh. Kagaya nung si Aling, ano ba yun, yung nagagalit na matanda? Si Aling, ano? Yung basta yung pinaka nagagalit dahil daw ang ABS-CBN ay napakaraming channel eh, isa lang naman ang praktisa. Si Fiktap. Oo. O, tingnan mo. Kaya nun. O, meron siyang ganung issue. Eh, hindi mo naman pwedeng pag-usapan natin tatlo sa Facebook dahil na pag-usapan natin magkakaroon sila ng prangkisa o kaya mare-refuse. Di ba hindi? Kailangan tinggin. Kung dininig na nila yan, lumabas lahat ng issue, pro, anti, lahat ng bagay-bagay na may kinalaman sa franchise ay mapag-uusapan. Eh kaso, hindi natin, lahat tayo hindi natin alam. Sino ba talaga ang merong sala? Ang sinasabi ng ibang congressman, eh, hindi naman nila, marami kami tinatanong, hindi nila sinagot eh. Puro ngayon tayo haka-haka, di ba? Kaya hindi siya matapos-tapos. Pero ito, Arnel, I would like to think that Congress should have taken action na pag-usapan nyo na yan. In fact, di ba si Congressman Lito Atienza, sinasabi niya na yun, na bakit ba ayaw natin itong talakayin? Congressman Lagman. O kita mo si Congressman Lagman, may payaya kahit anong gawin ng gobyerno. Kung kakakanan ng gobyerno, kaliwa siya. Kung kaliwa ng gobyerno, kakanan siya. Di ba? Laging ganun yun eh. Pero for the first time, ang sabi niya, pag-usapan natin yan dahil kapag napaso ang prangkisa niyan, wala tayong magagawa kung hindi isara. Kasi tignan mo, kung sino-sino ay na sinisisi natin. Ito yung kwento sa NTC. O hindi ba? Nagagalit sila kay NTC. Ikaw, wala kang isang salita. Ay, ako nagalit. Di ba? Na-imbira na sila kay Cordova. Yung mamapisnihin. O, diba si... Eh, okay. Sige, pagpalagay natin, ha? Ako, nangako ako doon sa Congress. Sige po,
ako po ay magagawa ng provisional ano dyan, permit. Sige po, yun po ang gagawin ko. Nakakusay, karapoy mo congressman eh. Okay, sige, okay na tayo. O ngayon, ikaw tawagan ka ng ano, Office of the Solicitor General. Ang sinasabi sa'yo, pag ginawa mo yan, isasama kita sa kaso, pero sige, pwede mong gawin. Ano pipiliin mo? Dahil pagka yung bang kunyari, kinasuhan ka na ng Solicitor General, tutulungan ka ba ng mga pinakakuhan mo sa Congress? Di ba hindi? Kawawa naman yung Cordoba na yun. Ikakasuhan siya ng graft and corruption. Kaya itong natatandaan natin, ang sabi niya, ang ginamit pa nga niyang term eh, in the legal environment, bigyan niyo naman ako ng backing, ng joint resolution. Para naman mo aki ibibigay na permit, eh meron naman pang gagalingan. Eh kaso ng salita ang lahat ng mga legal luminaries, pati pro and anti-government, iisa ang sinasabi nila, without the franchise, you cannot issue a provisional permit. Eh, ano may gagawin ng mama? Magpapakulong siya? Pero alam mo, Arnel, and Dus, ang bigat-bigat na pinag-uusapan natin, no? Sa Lumekado. Gabing-gabi. Tapos na lang itanong, Arnel. Alandian na lang. Arnel, ano reaction mo dito? Kay Kibuloy. Ayan, ha. Tinan mo, yung ginawa ni Vice Ganda. Di ba nakakahiya? Nakakahiya ngayon. Pagkatapos mag... alam mo kasi ganito yan eh. Naalala ko nung kami ni Ai, nagtatrabaho sa music box. Pagkatumigay ka sa audience, medyo namimili na kami kung sino yung pwede mong balakurain ng konti. Ito, ginagalang. Ito, hihigan mo ng datong. Ngayon, yung aming pinaglalaruan, kung sa assessment namin, pwede. Ito yung malungkot at masakit. Kaya niya pinili si Pastor Kibuloy. Mukhang tingin niya sa assessment niya, kaya. Di ba? Kaya ito, pwede to. Pwede na lang ito. Pwede itodo ko dito. Stop! Oo, kasi mukhang nakakatawa. Sige, bibitawan ko ba yung joke? Nakalimutan niya. Alam mo kasi ito lang ang issue ko dyan eh. Ang nakakalimutan kasi ni Vice, televised ka. Ang kunyari yan nasa Singalong, naku, walang problema yan. I think even the pastor will just laugh it off. Kaya lang, sa TV eh, na ang nakakalimutan natin, yan, whether ginagala mo o hindi, matik yun, may kongregasyon yan eh. At doon sigurado ka, 100% ginagala siya doon. So dapat ikaw, exactly. Ka muna. Ano yan? Ano yan? Huwag natin ano. Iba kung wagi tayo magpapakala. Huwag yan. Ako, wait, tablet. Ay, nako, no? Si, ang nangyari kasi, parang yung assessment niya, ay kaya to. So, tingnan mo ngayon ang nangyari. Diba, ang hirap ngayong ipaliwanag ng iyong sinabi. Ang sabi ni Pastor, at pati traffic, pahinto mo, diba? Take a look at what happened. Ang EDSA, walang laman. Nagdila ang hell. Ang probinsyano, wala. Ang pati ang ABS, wala. Ang laki ng problema. See? So, dahil talaga dapat yung ano eh, yung pagiging responsable natin, at saka yung balikan natin yung ugali naman natin ng Pilipino. Pagka alam mo naman may rango o nakakatanda sa'yo, matik yan, galangin mo yan. Kasi pagka na-rest baang ka, ang hirap bawiin. Ang hirap bawiin. Tama. Diba? Okay. Ano tinan mo? Paano niyong babawiin yun? Diba? Pinaglalaro ang katuloy ngayon sa social media. Social media, oo. Diba? Ang hirap bawiin. Pero ikaw dati kang ABS-CBN at nagpero kang programa. Hindi pala dati, nandudong ka pa rin. Nakikita mo ba na babalik ang ABS-CBN? Well, ang dali naman eh. They should go to the process nang ihain mo sa Kongreso. Kasi wala talagang ibang paraan eh. Bindin nila kung ano eh. Kasi wala naman tayong alam talaga kung ano ang papalitan na detalye pagdating sa Congress. But then, kailangan talaga pakinggan ang lahat ng sides. Parang, kasi, eto nga kasi, alam mo,
Same business yung masyadong ano, dapat kasi hindi na sila nagkukuda eh. Kasi di ba na nagkukuda, naglabasan, pati yung mga galit sa kanila. Oo. Diba? Sabi, diba sabi nga nila, less talk, less mistakes, oh, diba? Yung parinangkan natin, panuntunan dyan. Okay. Diba, kung, oh, eh kung tahimik ka lang, walang kamalay-malay yung mga kalaban mo. Alam mo, ang sarap-sarap pa natin magkwentuhan, Arnel. Pero wala na ba yung oras? Oo. Pero ako, Arnel, ito lang masasabi ko, ha? In 10 years, ha? 10 years ako nag-work dyan, nagkita pa tayo, nagkasama pa tayo sa channel ko. Oo, magkasama tayo sa channel ko. Dabas ako noon eh. At minahal ko yan ng sobra. Kaya sa mga nangyayari ngayon, nasasaktan ako dahil marami ako. Oo. At saka suporta rin natin siyempre sa marami mga marami ako kaibigan dyan. Na nandiyan pa rin hanggang ngayon sa ABS-CBN. Mahal ko ang ABS-CBN. Correct. Kaling ako dyan. May dudugtong rin lang ako. Doon naman siyempre, ano no, ako objective lang. Kung sa mga nagagalit kay Coco, ang magalit kayo, dun tukol sa sinabi niya. Pero yung mga, kunyari, yung speech defect niya, huwag natin paglaruan niyo. Oo, oh, alukot naman, oh, alam mo. Hindi. Naglalaruan nila yung, ano, sobrang below the belt na kasi ang ginagawa ng mga netizen ngayon. Alam mo, nasaktan ako dyan, para kay Coco. Kasi yun, wala siyang way to defend himself, eh. Oo. Yung sinabi niya, doon natin, yun na pag-usapan natin. Pero yung kanyang mga speech defect, paul yun. Ayaw ko nung ganun. Paul talaga. Arnel, maraming salamat.